Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, mag-i-interview tayo isa sa mga sikat dati na boksingero na nagpakilala rin sa ating bansa. Si Jeffrey Tsunami Francisco. May mga katanungan tayo kung paano siya nagsimula hanggang sa paano siya naging kampiyon at paano siya nahinto sa larangan ng boxing. Pero magbabalik rin daw siya guys mag-boxing. Soon, nagki-training na rin siya ngayon. So ngayon, guys, interviewin ko na siya. So ngayon, samahan niyo ako, tara. So, hello guys. So, ngayon, andito na pala si Coach Jeffrey Tsunami Francisco. Ay ngayon, may mga katanungan tayo sa kanya kung paano siya nagsimula mag-boxing. So, Coach Jeffrey, taga saan ka ba ulit? Galing po akong province, Ruas, Palawan. Oh, sa Ruas, Palawan pala siya. Tapos, paano ka nagsimula doon? Nag-mature ka ba doon muna mag-boxing? Yung start po talaga ng boxing ko is parang pamana ng aking ama. So, ibig sabihin pala, yung dating, ang tatay mo dati is dating isang boksingero din. Dati siyang pro fighter din ng boxing. So, anong pangalan ng tatay mo? Jerry Francisco. So, ibig sabihin siya yung nagpadala sa iyo dito para mapunta ka dito sa Manila para ipagpatuloy yung pagiging boksingero mo. Actually talaga, since noong age 15 years old ako, nag-stop ako ng amateur and then nabisi na sa barkada. May kamag-anak na naghanap ng magbo-boxing sa Manila, so ayun na-refer. Nahinto ka pala. Tapos, nire-refer ka ng mga kamag-anak mo para pumunta dito. Oo. So ngayon, paano ka nagsimula dito yung pagpunta mo sa Manila? From Palawan, binigyan ako ng airplane ticket simula Palawan to Manila. Nakaka-excited yung biyahe kasi first time kong pumunta na Manila na medyo may halong kaba. And then after noon, nung makarating ako na Manila, talagang nakakaba kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. So ngayon, yung pagtungtong mo ng Maynila, sino una mong nilapitan, saan ka natulog, saan ka tumira bago ka pumasok sa Ilorde? Ang ganda talaga yan guys eh. Sinundo ako ng tiyuhin ko sa airport and then sa kanila ako natulog ng unang araw and then after nun, kinabukasan po, pumunta na kami ng Ilorde para mag-try out kung talaga bang karapat-dapat na akong isabak sa boxing. So, ibig sabihin pala, may tryout muna bago ka papasukin. Kumbaga, yun yung pinaka-require nila kung pwede ka bang pumasok sa kanila o hindi. So, titingnan pala muna nila yung galaw mo. Talagang siyempre, bago sila mag-accept ng boxer, titingnan nila kung may potential ka, o kung talagang may improve pa ba sa boxing. That time naman nung tryout ako, dapat yung schedule namin na 3 rounds kailangan kong tapusin. 2 rounds lang yung binigay nila kasi nakita naman nila na talagang malaki yung potential ko sa boxing. So pag yung nalaman nila na okay ka pala, so kinuha ka. So ngayon, pagpasok ba sa kanila, paunang laban mo is professional ba kagad or amateur? Nag-amateur muna ako ng, pagkakaalala ko is 7 times muna ako naglaro ng amateur bago ako nag-pro. So sa pagiging amateur mo naman, nung unang sabak mo sa Ilorde, okay naman, panalo naman lahat yun. Okay naman, sa amateur ko dito sa Manila, nakapitong laban ako, meron ako isang talo sa NCR. NCR. Tapos, yung ano pala, pagsabak mo sa, professional ka na, anong naramdaman mo nung unang laban mo? Andoon yung excited. Kasi magkaiba yan sa amateur. Sa amateur. Kasi pag amateur, sabi mo amateur kasi, siyempre marami pang guardians. So pag sinabi professional, halos mouth guard na lang yung protektado sa'yo, pati yung groin guard. So anong naramdaman mo? Una, medyo nakakaba. Andoon yung kaba, excited. Kasama na, halo-halo na sila. So, yung unang laban ko talaga sa professional, as nagaling ako ng amateur,
medyo kinapos ako nung last round. So, draw yung unang laban ko. So, napaka-challenge. Sobrang challenge sa buhay. Tapos, yung mga sumunod mong laban, yung mga sumunod kong laban, after kong first fight ko na yan, tuloy-tuloy yung panalo ko eh. So, yung nagtuloy-tuloy na, so ibig sabihin, good record ka na. Good record. Tapos, ikaw ba ay naisabak sa championship? After nung pang 15 fight ko, doon ko nakuha yung WBC Eurovision belt ko sa Hapon. Sa Hapon? Yung nahulog sa ring. Ah, nahulog sa ring. Yung maganda yan. So, ano yan? Yung ilang rounds yun? 4 rounds. Yung nahulog siya sa ring, pero yung schedule namin is 12 rounds. Ah, 12 rounds. So, yung 12 rounds na yun ay natapos niyo ba o knockout siya? Tapos namin by 12 rounds, tinapos namin yun. Talagang napakagaling din na kalaban, matapang. So maganda pala yun kasi natapos yun. So anong naging decision sa round na yun? Nalaw ko by split decision. Oh, split decision. Maganda yan. Close fight. Guys, ito pala si Coach Tsunami Francisco. Nag-champion na pala to. So after mo mag-champion pala, Coach Tsunami, saan ka na napunta? After ko mag-champion, nabigyan ako ng opportunity lumaban first time by abroad, Australia. Australia. So maganda naman doon. Nakaka-excite kasi una mong labas, hindi na after naman talagang nung dumating kami doon. Talagang andun yung excited ka ba kasi yung kalaban ko doon is talagang world caliber din. Ilang round 'yun? As a champion kami parehong dalawa, nag-tune up kami ng 6 rounds. Yung schedule namin at sa pinaglabanan namin dalawa is malinis ang record niya. 9 wins, 9 knockout. Guys, subscribe niyo pala Jeffrey Tsunami Francisco. Magaling na sikat dati na boxinger pero magbabalik to. So ngayon, nung naglaro ka sa Australia, may kasunod pa bang laro yun? After ko mag-Australia, so natalo tayo doon guys, by decision tayo yung unang fighter na tumapos ng round sa kanya ng decision na pinanalo niya kasi lahat ng fighter knockout. Guys, sabihin ko lang sa inyo, ang nakalaban niya pala sa Australia guys, yung si Jason Molano, sikat din na boksingero yung nakalaban pala ni Inoue. Bago si Inoue pala guys, siya pala yung unang nakalaban. Bago nagkaroon ng Inoue, Jason Molano, kami muna ni Molano yung nagtapat noon. Tapos noon, yung huling laban ka, di ba? So, after nung, sinong nakalaban mo noon? After ko ng Australia, so talo tayo guys, decision. Nag-comeback fight ako ng Pilipinas, schedule again 10 rounds by Lloyd Hardilisa. So, nanalo ako doon by unanimous decision. Wow. Si Lloyd naman is maganda yung kartada sa boxing, medyo apat na talo. 7 wins ata siya noong time and 6 knockout. So may mga kalakasan pala yung mga naging kalaban mo. After ko manalo sa kanya noon guys, and lumaban ako again ng championship sa Russia naman tayo. Balita kasi namin magbabalik ka raw sa larangan ng boxing. So anong masasabi mo? Talagang guys, nung since nang napahinga ako, parang nanahimik ako sa larangan ng boxing, nakakalungkot mang isipin. Pero talagang sinubukan kong kalimutan, hindi talaga eh, parang pag-ibig guys. Ito pala, gaano kakatagal na hinto? Almost 4 years na akong na-stop ng boxing, pero doon pa rin yung pagiging active natin as a boxer. Ibrito pa rin naman tayo nag-training. So ngayon, andito na, kumpleto na yung mga requirements natin for accepting fight. Nasa ranking pala siya dati guys, anong rank mo dati? Dati tayo nakarank ako sa world. So hindi na natin kailangan sabihin kung anong ranking kasi matagal na yun, yung nakalimutan ko na. Ang importante, nakapasok ako ng rank pang world and number 1 ako sa rank pang yung nag-champion Philippines. Yung nag-champion ka, ano yung naramdaman mo? Tsaka ano pala yung belt na pinaglabanan nyo nun? Nung nag-champion ako, bakante yung belt na pinaglabanan namin. So WBC Eurovision champion. Sobrang saya. Talagang andun yung dineside na manalo ako. Naiyak ako eh. Napaluha ako sa sobrang saya. Lahat ng pagod, hirap, sinuklian. Oo. So ngayon, magbabalik ka. Nasa isip po ba na magiging champion ka ulit? Kaya natin. So anong dapat gawin para bumalik ka sa dating champion?
Guys, ito masasabi ko sa mga nangangarap na gustong abutin talaga yung pangarap nila unang-una talaga. Tsunami fans, abangan nyo yan guys. Sipag, tiyaga, andyan lahat yan. Pagtitiis, sa hirap. At huwag kalimutan yung sa taas, lagi magdasal. Na gabayan nawa araw-araw ang mga ginagawa. Gabayan ka na iiwas ka sa mga masamang tao. Yun lang guys. Pag bumalik ka ba sa ranking, kung sakali, sino ang ano mo, yung balak mong unang targetin? Kasi before, nakarang tayo sa Bantam eh. So, as na medyo matunog yung pangalan ng boxer sa Baguio, talagang gusto kong subukan yun eh. So, nasa ano ka pala, bantamweight ka pala kung babalik ka, no? Sa Bantam ako, 118. Marami pala kayo dyan, sila Casimiro. Yan, Camila Casimiro, Das Marinas, si Gabalo, Inoue, yan si Inoue, Dunaire, si Martin dati 118 din eh, umakyat na ng 122 eh. Marami nga pala guys. Tapos ngayon, so tutuin sayo ka. Kasi siyempre, paghahanda sa mga darating mo na laban, di ba? Ngayon, talagang andun yung everyday na training as na hindi naman taga totally sulit yung training natin. Doon lang tayo, step by step na at least andyan yung stamina natin na magagawa natin yung part natin pagdating na may naghamon ng sparring bago man dumating yung hamon ng laban, at least naka-prepare tayo. Guys, subscribe niyo yung channel niya, Jeffrey Tsunami Francisco, tubong Palawan pala to. Dating mangingisda, mangalakal. Pumunta dito, nagsumika para mag-boxing, tapos nag-campion. Kaso lang hindi pinalad, hindi ko alam kasi nahinto siya. Pero ngayon, sana magpala rin ulit, magtuloy-tuloy na kasi magka-comeback na to guys. So abangan nyo. So ngayon, hanggang dito na lang kami. So Tsunami fans, mag-ano ka muna, so, sa guys, mga ano mo, sa mga supporters mo, umaasa at nagtitiwala pa sa kakayahan natin. Medyo kunting panahon na lang ng pag-aantay at may mga inaayos pa tayo sa manager, promoter. So kailangan natin klaraduhin lahat ng mga bagay na pinipirmahan natin para both side naman po may hawak at may mga katibayan na talagang maliwanag na ito ay inagrihan ko. Kaya guys, abangan nyo. Kaya guys, sa mga susunod namin na i-upload lang na video, panoorin nyo guys kasi may kita nyo rin doon yung training niya kung paano. Para masubaybayan nyo hanggang sa bumalik siya sa ring para lumaban. So guys, bago matapos pala to, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe sa aming YouTube channel, saka mag-like, share and follow sa aming Facebook page. So hanggang dito na lang. So ngayon, magpapaalam na kami. So si Tsunami naman. Bye.